Noong kasagsagan ng mga banda noong 90s, ay ilan lang sa mga Pinoy ang nakaka-appreciate ng new metal dahil hindi ito radio-friendly. Mas gusto ng mga tao ang tugtugang E-Heads, River Maya, Parokya ni Edgar, Shackle, at iba pa na madaling masundan, di tulad ng mga banda na ang ingay ng tugtugan at hindi maintindihan, nakakaunti lang nakakaunawa. Malimit mo lang marinig yung mga heavy metal noong araw. Bihira lang kasi sa mga Pinoy noon makinig ng mga foreign bands na metal gaya ng Nirvana, Rage Against the Machine, Korn, at marami pang iba. Pero ang band na tatalakayin natin ngayon ay sumikat noong mid-2000s at isa sa mga bandang nagmulat ng kamalayan sa mga Pilipino dahil sa socio-political at philosophical na tema ng banda. Sila ang bandang Dicta License. Tinatawag sila noon na Rage Against the Machine ng Pinas. Alamin natin gaano nga ba sila sumikat, kamusta na kaya sila, bakit na-disband noon ng banda, anong dahilan, bakit tumagal ng 16 na taon ang sumunod na album. Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na. Kung gusto mo ng mga ganitong videos, shout out kay Pongs Bajola sa pag-recommend ng topic natin ngayon. Magsisimula ang kwento natin kay Pochoy Labog na nag-aaral noon sa Ateneo de Manila. High school siya nung nagsimulang mahilig magbanda. Ang naging pangalan ng banda niya ay Violent Reaction, kung saan kasama niya si David Dave Abaya na kapatid ni Mark Abaya ng bandang Shirley Beans. Di nagtagal, nagpalit din sila ng pangalan na naging Reaction 105, pero hindi nakasama si Dave. Nung mag-college sila, nagkaroon ng different interest ang ibang miyembro, pero prosigido pa rin si Pochoy na magbanda kahit mag-isa na lang. Mas lalo siyang na-inspire nung mapanood niya si Mark Abaya na tumugtog sa UP Fair, kung saan naging parte na siya ng bandang Sandwich kasama ang iniidolong si Raymond Marasigan. Yun din yung kauna-unahang live show ng Sandwich. Isang araw, tinawagan siya ni Mark. Tinanong niya ito kung may banda na ba si Pochoy. At nung pagkasabi niyang wala, inaya siya nito na makijam sa dating miyembro ng Shirley Beans na si Kelly Mangahas sa bahay ni Brian Makashar. Doon nga niya nakilala si Brian Makashar, Boogie Romero, at Eddie Barra ng bandang Narda. Nag-jam lang sila noon ng mga songs ng Rage Against the Machine. At mula sa pag-jam na yon, eventually, umalis na din si Ed Ibarra. Kaya nauwi na lang sila sa pagiging 4-piece band. Si Pochoy Labog ang humawak sa vocals, Boogie Romero sa guitars, Kelly Mangaha sa bass, at Brian Makashar sa drums. December 1999, nung mabuo nila ang Dicta License. Dicta License ang naging pangalan ng banda na ang ibig sabihin ay License to Speak. Layunin ng banda, nagisingin ang mga kamalayan ng mga Pilipino at maging boses ng taong bayan. Naging perte sila ng Ateneo Musicians Pool or AMP, kung saan kasama niya ang mga nagsisimulang banda pa noon na Chico Sai, Itchy Worms, Ciudad, at Kog. Nabigyan ng malaking break ang banda nung maglabas ang Warner Music Philippines na kanilang compilation album na No Seat Affair para sa mga independent bands na hawak na nila noon. Kasama dito sa album ang kata nilang Duct Tape. Dalawang taon lang ang lumipas, nasundan agad ito na extended play na self-titled album Dicta License. Ito yung 5 demo songs ng banda na ginawa nila noon na ipinasa sa mga record labels. Sa album na ito, nilabas ang mga kantang Smoke Under the Table at Criminal. 2005, nung mailabas na ang debut album ng banda na Pag-ilom. Sumikat sa album na ito ang mga kantang Daloy ng Kamalayan Complex, Alay sa Mga Nagkamalay noong dekada 90, at Ang Ating Araw. Nagbumagad Ang Ating Araw at madalas napapatugtog ito sa NU 107.
Nagiging matunog na rin ang pangalan nila at nag-guest pa sila sa mga kilalang video channels ng bansa. Hindi nga lang naging sikat ang pangalan ng banda sa mainstream dahil iyan lang ang nakaka-appreciate ng heavy metal na tugtugan. Pero kahit ganon ay nakakuha pa rin sila ng malaking fanbase. 2006, nung mag-collab ang Urban Dub at Dicta sa isang theme song sa 2006 MTV Music Summit para sa HIV/AIDS awareness sa kantang Future. Naglabas din sila ng kanta sa tulong ng Visayan Forum Foundation para ipromote naman ang awareness sa lumalalang kaso ng child trafficking sa bansa sa kantang Tinangay. Sumunod na taon, 2007, napasama naman sila sa compilation album na Apo Hiking Society na Kami na Pumuna ulit sa kantang Tuloy ang Ikot ng Mundo. Kapares sa taon, nagulat ang lahat nung mag-announce si Po Choy noong October 2007 ng kanilang huling gig. Hindi malino sa karamihan ang dahilan ng bigla ang pagkakabuwag ng banda. Wala namang naging alitan ang namagitan sa mga miyembro. Ang dahilan ay nag-focus muna si Po Choy sa kurso nitong law sa Ateneo, si Brian Makashar naman sa kanyang graduate studies, at sila Kelly at Boogie ay nag-focus muna sa bandang Kwan. Isang taon lang ang lumipas, 2008, nakatapos na ng law school si Po Choy at tatrabaho na siya sa isang law firm. Dito na siya bumuo ng bagong banda na tinawag na Malay. Ni-refer ng common friend nito si Miguel Dayang Hirang. Nag-jam lang muna sila ng ilang beses hanggang sa ma-refer ni Miguel si Alden Abaca na naka-jam lang din niya. Binubuo sila ni Attorney Po Choy Labog sa rhythm at vocals, Miguel Dayang Hirang sa bass at backup vocals, at Alden Abaca sa drums. Medyo naging mabagal din ang songwriting ng banda. Pero nakakapaglabas pa rin sila ng singles. Medyo iba yung tugtugan ng mga kanta, ibang iba sa nakasanayan na heavy metal dahil naging personal na yung tema. Pagkalipas ng 4 taon, 2012, sa tulong ng Universal Records, nailabas ang debut album ng banda na Your Year. Nilabas nila sa album ang mga kantang Moving, Alina, at Anak ng Diyos. Ikaw lang ba ang lasa ulam? Makikita mo talaga ang husay ni Po Choy sa paglikha ng mga kanta sa kahit na anong tema. Nagkaroon ng maraming beses na reunion ang Dicta matapos ang breakup nila. Nagkaroon sila ng reunion noong tumutog sila sa Admit One Finals Production noong 2011 bilang protesta sa controversial na Cybercrime Prevention Law of 2012. Nasundan pa ito noong 2014 nung tumugtog sila sa Rock at Philippines Rock the Riles. 2015, nagpahinga muna ang banda para mag-pursue si Po Choy ng pag-aaral sa Washington, D.C. Bumalik din siya noong July 2016 at nagkaroon ulit sila ng maraming gigs. Umalis na rin si Brian Makashar para makapag-focus ito sa kanyang personal na karir. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ang banda. Nakakaroon pa rin sila ng pagkakataong mag-gig pag nakaka-uwi si Po Choy sa Pilipinas. Itong 2021, pagkalipas ng 16 na taon, ay nailabas na ang ikalawang album na Pagbigkas. Kasama dito yung mga naunang nilabas silang single na Bagong Bayani, Pangyarihan, Diktador, at Inosenteng Bala. Matagal inasam ng mga fans ang ikalawang album ng Dicta. Nitong pandemic lang, nagkaroon ng oras na gawin ito dahil sa sobrang busy ni Po Choy sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Bagamat sa US na siya nakatira, hindi naging hadlang ang distansya na iyon para magawa ang ikalawang album. Naging posible ito sa tulong ni Jorel Corpus at ang mga kabanda nitong sila Kelly at Boogie, kasama si Alden Abaca sa drums para buuin ang tracks ng album. Hindi man ito kasing bigat ng tugtugan nila, di tulad nung naon ng album, ang mahalaga ay yung nilalamang mensahe ng kanta. Para sa akin, sila lang yung nag-iisang banda na mayroong ganitong tema. Yung iniwang sentimento ng banda
ay nananatili nagpapalakas ng kamalayan ng lipunan. Sana ay maging bukas ang tao sa mga ganitong uri ng musika. Alam natin na may iba pang banda na may katulad nito na ang mga awitin ay tungkol sa kamalayan. Sana ay maging bukas pala tayong makinig sa mga ito upang mamulat ang mga mata natin sa katotohanan. Ang banda ay mayroon ng 2 studio albums, 1 extended play, at 6 na music videos. Ikaw, Kalamats, ano mga kanta ng Dicta License ang pinaka-favorite mo? May gusto ka bang request na banda sa next video natin? Share mo naman dyan sa ibaba at pupusuan natin yan. Di, hanggang sa susunod na video natin, mga Kalamats.